feeling mo yumabang ka. Sumagi sa isip mo na lumipat. Or what were the lessons you've learned from the last time you cried? Napainom po siya ng tubig. What's up, everybody? This is Enchong Dee, your friendly budgetarian. And today, makakasama natin ang best friend of the day ko. I'm very proud of this dude because every time na nagkakasama kami, we always have a good conversation. Maganda yung nagiging batuhan namin because I learned something from him, he learned something from me. So, makakausap natin siya and I'm so happy, I'm excited to actually talk to him heart to heart. So, huwag na natin ito patagalin. Please welcome the best friend of the day, Joshua Garcia in the house! Yay! Bago tayo magsimula, let's order something first. Okay. Para lagi tayong gutom together. Pareho kaming gutom, pareho kaming kailangan ng pampagising. Grilled cheese lang ako, tsaka water. Alright, okay. May nakita kasi kaming sipon. So ito, try lang. Siphon ba o sipon? Siphon, sir. Ah, siphon. Okay, mali pala tayo. Isang siphon na way of brewing and then four cheese. Thank you. Thank you, sir. Bago tayo magsimula, bigyan ko lang kayo ng konting background. So, nagkasama kami ni Joshua sa ASAP na taping. Kapag wala kaming ginagawa, kami dalawa yung lagi magkadikit, kami lagi nag-uusap. Tapos nung ASAP taping nung last week, sabi ko, ay gagawin ka ba? Halika mag-vlog tayo. Random, bigla na lang inalok eh. Sabi niya, sige, okay, wala rin naman akong ginagawa. So, di ba, ang sarap kapag may mga kaibigan na ang daling hatakin, ang daling ibuli. Andun din si Robby. Andun din si Robby. Tapos sabi ko, ay Robby, pwede ka rin ba sa ganitong araw? Sabi niya, pwede. Tapos nag-message siya sa akin kahapon na. Sabi niya, pwede bang next week na lang? Sabi ko, hindi, okay lang. So, anyway, okay, simulan natin. Ano bang meron tayo kaya? After nung ASAP, nagkasabay tayo sa elevator. Tinanong ko siya, sabi ko, if hindi ka artista, ano sa tingin mo yung trabaho mo ngayon? And then sinabi mo sa akin, siguro malamang sundalo. Gusto kong malaman bakit sundalo yung binanggit mo. Yun yung gusto ng papa ko para sa akin. What about ikaw? Ano yung gusto mo? Hindi pa sinasuggest ng papa ko na magsundalo ako. Gusto ko mag-chef. Kasi yung papa ko, chef. Yung lola ko, yung papa ko, tinuturuan na lang ako magluto. Pero lutong probinsya lahat. So you know how? Oo. Yung ginawa namin kay Rich na vlog. Nagluto siya. Ng adobo. May plano ka pa rin na gawin siya. Kasi aminin naman natin, sa trabaho natin, ang dami nating oras. Ang dami nating pwedeng extracurricular activity. Siguro hindi na ako babalik sa pag-aaral. Pero mag-aaral ako ng ibang recipe. Kasi parang mas gusto ko ngayon maaaral is business. Yes! Kasi yun naman yung... Yung tinatanawa kita about sa... Turuan mo naman ako mga tips and tricks mo. Actually, hindi ko rin alam kung bakit, pero every time na nakakasama ko yung mga katrabaho ko, laging tinatanong nila sa akin, usually, is business. Gusto kong i-share kasi gusto kong alagaan nila yung hard-earned money nila because I see how hard you work for your money. Mm. And katulad ko, hindi ka rin maluho eh. Pero may maganda siyang sasakyan. May maganda siyang bahay. Hindi maluho, pero may sasakyan. Minsan-minsan, kailangan mo rin i-treat yung sarili mo. Going to my second question is, how does Joshua Garcia spend his money? Well, alam ko kasi inuuna mo family mo eh. Oo. So, mas marami ako nagagastos sa kanila. Like, pag-aaral ng ate ko, pag-aaral ng pamangkin ko, gastusin sa bahay. Ikaw nagpapaaral sa kanila? Mm-hmm. Binibigyan ko pa yung papa monthly ng allowance niya. Kasi wala trabaho ang papa eh. Pero nagbababoy siya sa Batangas. Nagbababoy? Yun ba yung term talaga? Hindi ko alam. Basta nagbababoy siya. We learn something new every day. Nangingi siya sa akin ng pambili, ng lupa doon. Tapos tinayuan niya ng koral. Yun yung ginagawa niya doon sa lipa, sa Batangas. Tapos minsan kapag naibig ako or pagka may pinagdaanan ako, doon ako nagiging magastos. Like, last kong naging magastos ako, yung kotse binili ko kasabay ng motor. Because you want to validate, you want to feel good about the situation. Oh, parang gusto ko kahit paano gumaan yung sitwasyon. Di ba yung nakabili ka ng bahay? Oo. Gift ko sa papa yun. Gift niya pa rin sa tatay niya. Ginagol ko ngayon makapag-invest somewhere. Makapag-tayo ng sariling lugar. Siguro malapit sa Batangas. Next question ko, ito kasi, certain period of my
career, dito sa trabaho natin, nagkaroon ako ng star complex. Ano yun? Yung pakiramdam mo na, yung kahit mag-relax ka, dadating naman yung trabaho, feeling mo, ang taas mo, naramdaman mo yun? Siguro noong 2020 ko siya naramdaman. Before kasi, iba yung trabaho before eh. Like, nagpupunta pa ako sa screening, mag-audition pa ako. Ngayon lumalapit kasi. Ngayon kasi yung kusa na lumalapit yung trabaho. Medyo nakakampante ako. Feeling mo yung mabang ka? Hindi naman ako yumabang. Paano ba? Hindi dumating na point na yumabang ako. Nung kasagsagan nung love team ninyo? Yun yung time na parang feeling ko, hindi ako yun. Kung bakit ko natanong, because I feel like nakita ko yung part na yun. Weirdong-weirdo kami kay Joshua Garcia. Kasi nakita ko siya as yung sa PBB. Tapos nakita ko yung difference nung kasagsagan nung love team nyo ni Julia na dumadating sa rehearsal. Yung naka-shades, yung parang John Lloyd Cruz. Alam, aminin mo, di ba? May time ako na yumabang ako. Pero hindi ko naman inisip na next John Lloyd. Pero hindi kasi natin mararamdaman na yumabang talaga tayo. It's always the other people that will see it and will feel it. Sabi unless ko, may kumumpronta talaga sa'yo, sabihin sa'yo. Because I see you now, mas ikaw to yung relax ka, the natural and very light Joshua. Hindi ko alam kasi every time na nagkakaroon ng relationship, nag-iiba talaga ako. But I'm happy na, di ba, you know that it happened to you and you know that you need to adjust. Okay, next. Nung kasagsagan ng ABS-CBN shutdown, what were your worries? Kasi nung nakausap kita, sabi sa akin ni Joshua, I support ABS-CBN pero hindi kasi siya yung taong would go out there and voice out and rally. But 100% yung suporta niya sa lahat ng kapamilya natin. Emotional din tayong lahat. Emotional din ako. And nung una, syempre, hindi ko nakikita yung side na yun. And I have to understand and I have to accept the fact that iba-iba tayo. Diba? If I'm vocal, someone can be not. And yun yung position mo. What were your worries during that time? Parang tinanggap ko na sa sarili ko na magsasara na rin yung kumpanya. Na mawawalan ka ng trabaho. Siguro meron pa rin, ilan-ilan, pero hindi na katulad ng dati na kaliwat-kanan yung ginagawa natin. Yung ginagawa, oo. Hindi ako pumunta dun sa mga rally-rally. Pero 100% na nakasuporta ako. Tinin-message ko pa sila, Tita Cory, na nasa likod lang nila ako. Sumagi sa isip mo na lumipat? Sumagi sa isip ko. Hindi ko magawa. Ibang relationship yung na-build ko with ABS eh. Parang naging pamilya ko sila eh. Parang hindi ko kayang iwan. Mananatiling yung loyalty ko na sa ABS. Siguro, nadala lang ako dahil nagsasara na yung ABS. At may pandemic pa, kailangan ko kumita ng pera para sa pamilya ko. Eventually, magiging okay din lahat eh. I mean, unti-unti. Actually, yun yung follow-up ko na sumagi ba sa isip mo yung pagka-worry mo about your finances? Kasi aminin naman natin, di ba, for 3 to 5 months, wala talaga tayong ginagawa. Oo. Not only because of the shutdown, but also because of the pandemic. Oo naman, oo. Especially ako yung breadwinner, di ba? So sa akin ang maasa yung family ko. Dami kong inisip na options. Sabi ko, tuloy ko yung pag-aaral ko. So, tinuloy ko yung pag-aaral ko. Nag-aaral ako sa SISFO ngayon. BS in Intrep. Seryoso? How cool is that? See? Yeah. Sabi ko sa'yo, dumaan lang talaga sa isip ko na gusto ko lumipat. Pero feeling ko pinaparealize sa akin na marami pa akong pwedeng gawin. Na pwede kong pagkunan ng income. Kasi yun lang naman nag-worry sa akin yung income eh. Tapos nagtatanong-tanong ako kung anong magandang business. Kaya nagtanong ako sa'yo about real estate, diba? Napakahusay. Actually, may follow-up lang din pala ako. How do you budget your money? Sabi ko kasi kanina, ewan ko kung pareho tayo. Pero ayokong nakikita na may malaking amount doon sa bank account ko because nagiging kampante ka. Sabi ko nga, parehas tayo. Oo. Sabi niya, parehas tayo. Kasi hinahantay mo na lang, tapos nakikita mo na may malaking amount. Sabi ko sa kanya, I don't allow my bank account to reach a certain amount and then invest ko na kagad. Invest. Before kasi, wala talaga kami. Hindi ko na kasi namalaya na tuloy-tuloy na nag-iipon na pala ako. Mm-hmm. Kasi sulit-sulit yung trabaho. Tapos nung nakita ko na malaki na yung ipon ko, hindi ko naman alam ngayon kung saan dadalhin yung pera. Kaya ngayon nag-aral nga ako ng Entrep. Tapos nagtatanong ako sa'yo kung saan pwede ilagay yung pera. Kasi ako mismo hindi ako marunong mag-budget ng pera ko. Pero yun yung kagandahan mga budgetarians kasi masarap yung pakiramdam na may binabayaran ka. Of course, may tamang savings tayo pero yung kapag meron ka kasing iniisip na bayarin, mas na i-encourage ka magtrabaho, maghanap ng mga racket. Meron ako dating, wala pa akong ipunan yun. Bumili ako ng kotse, van, wala pa akong ipunan. Binigla ko yun. Parang nag-loan kami sa banko. Tapos, the next thing you know, bayad na. Oo. Iba ka magtrabaho kapag alam mong may binabayaran ka. Pero kapag wala ka ng binabayaran,
bayaran. Parang mas nakakampante ka. Yun yung nafe-feel ko recently. Always embrace good debt. Kasi ang good debt, it will help you to be better when it comes to handling your finances. Pero yung mga bad debts, hindi pa man dumadating yung trabaho mo, may binibili ka na kaagad. Hindi ako ganun. Budgetarians, we learned something new today. Actually, I'm down to my last question. What was the lesson you learned? Or what were the lessons you've learned from the last time you cried? Napainom po siya ng tubig. To value myself, talagang mahalin ko yung sarili ko. Muna, bago ako magmahal ng iba. Because there's a tendency for us to take ourselves for granted. Yeah. Pero hindi ko naman sinasarado yung sarili ko sa pagmamahal, syempre. At saka proseso yun, di ba? If you feel that you lost a part of you, and then you just have to regain it back, build yourself back, di ba? And it's nice because I think that's the lessons that we constantly hear, but it's so hard to apply it to ourselves. Sobra. Diba? Na parang, mahalin mo muna yung sarili mo. Ah, mamahal ko yung sarili ko. But deep inside, we always take it for granted kapag may bagong dumating. At the same time, it also doesn't stop with someone that you have a relationship with. Na-apply natin siya sa trabaho, ma-apply natin siya sa pamilya. Mm. Without being selfish, you can always put value and love yourself. Yeah. May natutunan na naman pa tayo ngayon. Ako pala yung host. Thank you very much. I really appreciate it. Thank you for having me rin dito sa vlog mo. Technically, I'm taking time from your free day, but okay lang. You're here. Ano sa mga subscriber ni Chong? Thank you very much for doing this. I'm very happy. Guys, sana nagustuhan ninyo. This is just the first part of Joshua Garcia, the best friend of the day. First part? So, sana guys, may natutunan kayo and I hope you guys are entertained and don't forget to follow us sa lahat ng social media accounts na nasa baba and subscribe. Subscribe, like, comment, and please do share. And again, thank you very much. I hope you're having a great day. Shout out to all our frontliners. Hello sa mga frontliners natin. Uy, hindi pa madiretso. Hello sa inyo. Thank you sa inyo. Maraming salamat. Mahal namin kayo. Please take care. Please stay home. Kapag wala naman tayong gagawin, bye-bye.